We remain steadfast in our commitment in delivering local news that matters, stories that inspire, enriching the lives of Filipinos in the Philippines and across the globe. This is your GMA Regional TV. Buong puso para sa Pilipino. Ito ang Mornings with GMA Regional TV. Masantos, yakabwasan. Naimbaga bigat. Mayapapak mga kapuso. Good morning, North Central Luzon. Mga kapuso, galaw-galaw at salubungin natin ang umaga ng mangiti at puno ng pag-asa. Kami ang katropa nyo na magkakakwentuhan tuwing umaga. Pag-usapan natin at himayin ang mga mahahalagang lokal na balita. Alright, happy Thursday, partner. Good morning. Happy Huwebes, H. Good morning. Boom! Boom! Ayan, di ba? Pero alam mo, partners, about gising natin na hindi na uubos ang blessings. Sabi nga nila eh, ready na ang blessings, yun lang hinihintay lang. Pagkagising mo, nandyan na eh. Oo, hinihintay lang ni Lord na maging ready yung karakter natin to receive the blessings. Katulad ngayong araw, nag-uumapaw sa blessing ang ihahatid natin sa ating mga kapuso, punong-puno ng talento. Ayan, mga blessings, mga gift. Yeah. Coming from the Lord, of course, is a terrific Talent Thursday morning. Ngayon na. Mga kapuso, check na tayo mapapaindak ngayong umaga dahil makakasama natin ang Plethora Band mula Cavite. Nag-viral kamakailan ang banda nang bigyan nila ng bagong sweet rock rendition ang Ilocano song na Manang Biday. Isang young and talented performer naman ang ating kikilalanin ngayong umaga. Kamakailan lamang nang manalo sa 25th Annual World Championships of Performing Arts sa Amerika ang 11-year-old na si Sofia Samonte ng Dagupan City. Magkakasama rin natin ang kanyang ever-supportive Mommy Arlie. Grabe, no? Galing? 11 years old. At syempre, sama-sama naman tayong mamangha sa mga obra ng grupo ng kabataan mula Victoria Tarlac na sina John Wesley Gakutan, John Andre Gakutan, Gabriel Gakutan at Johnny Valenzuela na gumagawa ng tribal accessories para matustusan ang kanilang pag-aaral. Blessing. Mga kapuso, isa rin ba kayo sa mga mahilig kumain ng bangus tulad ko? Well, here's a fun fact trivia for you. Alam niyo ba na mayroong 214 na tinik ang bangus? Binilang talaga. Bukod dito, mayroon din itong 162 muscular spines at 52 ribs. Talagang ang galing nung nagbilang ano. Yes, you heard it right. Kaya marahil ang ilan mas pinipiling kainin ang boneless bangus upang mas ma-enjoy ng walang pangambang matinik. Isa rin sa pinakamahirap na alisin na tinik ng bangus ang nasa bahagi ng fin at sa bandang chan. Agaw pansin ang pagkanta ng isang banda mula Cavite ng sarili nilang bersyon ng famous Ilocano song na Manang Biday. Sa kabila ng nakakaindak na himig ay ang nakakaantig nilang layunin kung bakit kinanta nila ang nasabing awitin. Mga kapuso, all the way from Cavite City, kasama natin sina Aldrin Isagire, Andrew Isagire, Jesser Pelio at Lester John Herrera na mas kilala bilang Plethora Band. Magandang morning sa inyo, Plethora, and welcome to Mornings. Welcome dito sa Dagupan, sa Mornings with GMA Regional TV. Hello po! Magandang umaga po sa inyo lahat, mga kapuso. Good morning! Yan ang bate. Di ba? Kumusta naman ang gising natin dyan, Plethora? Yes, syempre yung gising namin ngayon. Sobrang excited kaming bumangon kasi alam nga po namin na ngayon ay ma-interview po kami dito sa inyong program. So, masaya po kaming lahat. At syempre, once again, very excited and humbled, honored na maging part po nitong program, ng morning show po na ito.
Well, plethora, masaya rin kami, no, for having you this morning. Thank you so much for your time. Well, right now, gusto namin kayong mas makilala pa isa-isa. Please do introduce yourselves, isa-isa kayo, and then tell us kung anong hawak ninyo sa banda. All right? Sige. Okay, go. Ako po si Jesser Pelio, ang drummer po ng Plethora. Yes. Ako po si LJ. LJ Herrera, ang bassist at vokalista ng Plethora. Andrew Isagire po, lead guitarist ng Plethora. At ako si Aldrin Isagire, ang keyboardist. Bago natin pag-usapan yung inyong trending na rendition, ano talaga yung genre ng inyong tugtog, Plethora? At saan kayo nagpe-perform? I want Jesser to answer this. Dati po may mga na-record po kami na original songs. Metal dati po yung genre namin. So napag-desisyonan po na medyo pababawin, medyo para po masakyan ng tao. Ano naman ngayon? Alternative pop rock yung ginawa po namin genre ngayon. Plethora, very good decision na nag-shift din kayo ng genre. Trending nga yung inyong sariling version ng hit Ilocano song na Manang Biday. Sino ang pasimuno nito? Sinong nakaisip na gawan ito ng cover or sariling version ninyo? I want Aldrin to answer. Ang nakaisip nito yung Pepper G. Aramunanje. Kasi para realize sa mga taga Norte, especially sa mga Ilocano na isa lang tama, pinundol. Kaya naisip na na ipagawa sa condition. Now, LJ, ikaw ang vocalist at bukod sa ganda ng boses mo, napawaw din ang Ilocano fans sa tatas mo at yung on-point na pag-pronounce sa Ilocano lyrics ng Manang Biday. Marunong ka ba talaga mag-Ilocano or talagang inaral mo? Nako, grabe. Una po sa lahat, syempre, salamat po sa pag-appreciate po sa munting kakayahan sa pag-awit. Siguro na inspired na lang din po talaga kami. Inspired po kami na gawin yung version na to kasi grabe nga po kasi yung nangyari sa Norte, especially po sa Abra, yung lindol. Sobrang lakas na ang daming beses pa nung aftershock hanggang ngayon yata merong nakakaranas ng lindol pa rin. Kaya na-inspire kami. Hindi dito po ako sa Cavite talaga pinanganak na, pero yung nanay ko po ay isang Ilocana, taga Abra po siya. At ngayon nga, Plethora, hindi namin papalampasin din yung chance na to. Pasample naman diyan. Nako, sample. One! Again, try natin. Meron lang kami ditong acoustic na naka-setup eh. Goods, goods. Yeah! Manang Biday, ilukat mo man, tabintana, ikalong babam, takita em, to'y kinayawan, ay matay ako, tuti na kasyan, ala em, tay takot silyo, taabriem, to'y barukong po, tatapnon, maipapas mo, tay taguram, kensintimyento, tatapnon, maipapas mo, tay taguram, kensintimyento, tatapnon, maipapas mo, tay taguram, kensintimyento. Oh, grabe, kito nyo, kinalabutan ako guys. Diba? Unang nota pa lang gumanon na eh. Paano pa kakanta sa videoke yan? Anyway, Plethora, baka gusto niyong pasalamatan at mas palakasing lalo ang loob ng ating mga kapusong niyinig ng lindol noong Hulyo. Go ahead, guys. Yes po. Sa lahat po ng mga kababayan naming Ilocano, maraming salamat po. At na-appreciate niyo po yung aming munting musika na ginawa po para sa inyo. Inaalay po namin sa inyo yan lahat, mga kabubayang Ilocano. Sana, God willing po, makarating po kami sa inyong lugar, ma-perform po namin ito ng live, kaharap po kayo mga kabubayang Ilocano. At sa lahat po ng mga nasalanta po ng lindol, sana po, magpakatibay po kayong lahat, wag lang po tayo makakalimot na magdasal, manalangin po tayo, hindi naman po tayo papabayaan ng Diyos.
Kasi hindi naman to po tayo bibigyan ng Panginoon ng problema na alam niyang hindi natin kaya lampasan. Kaya ayun na po, kapit lang po. Walang bibitaw. Kaya po natin to. Makakabangon din po muli tayo sa awa ng Diyos po. Yun po, maraming salamat po sa inyo lahat. Maraming salamat din, guys. Meron pa bang mga additions? Or I think that speaks for the whole group na, no? For Plethora already. Thank you so much, Plethora. And of course, ibalik ng Panginoon sa inyo yung favor and yung provision at yung guidance. At I'm sure that you will succeed because of your good hearts. God bless you. Maraming salamat po. Mga kapuso, maraming salamat po. Diyan lang po kayo mga kapusong, babalik ang mornings with GMA Regional TV. Ito ang Mornings with GMA Regional TV. Ito ang Mornings with GMA Regional TV. Good news mga kapuso, isang young and talented performer mula Dagupan City ang kamakailan ay nanalo sa 25th Annual World Championships of Performing Arts sa Amerika. Ang galing. At ngayon, kasama ang kanyang Mami Arlie, tara na't ibida ang talento ni Sofia Samonte. Good morning Sofia and Mami Arlie. Welcome to Mornings with GMA Regional TV. Good morning po. Sofia and Mami Arlie, kumusta po kayo? Kumusta ang gising natin? Okay na po. Ako, unang-una, congratulations sa iyo, Sofia, sa iyong tagumpay sa World Championships of Performing Arts. Kalain mo yon? Ano yung reaction mo noong tinawag ka to receive that award? Sofia Samonte, maganon. Tumalun po ako sa tuwa po. As in po, super happy po ako po. Mami Arlie, matanong ko po kayo, ilang taon po natuto o na-expose sa musika si Sofia? At paano niyo po siya sinanay sa kanyang talento? Actually po, 2 years old po siya nung nag-start po siyang kumanta. Kahit po hindi niya kabisado yung lyrics, as long as nakaka-timing po siya at saka naiintindihan po niya yung meaning ng song, masaya na po siya. Tapos po nung mag 7 years old po siya, pinatrain naman po siya namin kay Coach Marilis po ng Marilis Voice Clinic po. Sofia, gusto kong marinig yung voice mo. Baka naman pwede mo kaming sampulan ng iyong pyesa o yung kinanta mo sa World Championships? Kahit konting linya lang? Sige po. Ang kakantahin ko po is Brave po sa aking style po na pop po. Say what you wanna say and let the words fall out. Honestly, I wanna sing with friends. Ang galing naman talaga, Sofia. Nakakapilib tong batang ito. But anyway, Sofia, ano yung mga kategorya na sinalihan mo and eventually nanalo ka doon sa competition na yon? Sumali po ako sa 11 to 12 age group po, vocals po, at ang aking style po is pop, Broadway, at world po. Nakakuha po ako ng 2 medals po and world po. Mami Arlie, paano po nakasama si Sofia sa ganito mga performing arts competitions? I mean, yung pinagdaanan niya, yung paghahandaan niya bago siya nakarating sa World Championships. Actually po, nag-audition po siya online sa Team Philippines po. Tapos po nung bago po yung championship, bukod po sa mga finances na struggles po namin as a family, nagkaroon din po siya ng problema po kasi parang nag-doubt siya sa sarili niya kung kakayanin ba niya kung yung pressure kasi all over the world na po yung competition sa barangay, hindi na po siya local. So parang sabi niya, kaya ko ba mami? Tinatanong niya lagi yung sarili po niya. Tapos po nagkaroon siya ng, syempre dahil during the pandemic po, di po ba hindi nakakalabas ang mga bata. Nagkaroon din po siya ng
stress at saka po ng anxiety. So lahat po yun, kinailangan naming iproseso po paunti-unti hanggang sa magkaroon siya ng confidence na pumarap na po sa World Championship of Performing Arts naman po. Lastly, Mami Arlie, ano po ang inyong mensahe sa mga magulang naman, lalo na sa pagbibigay ng suporta sa talent at kakayanan ng kanilang mga anak? Tayo pong mga parents, dapat ang unang-unang maniwala at magtiwala po sa kakayanan ng ating mga anak. Tulungan natin po sila na ma-develop yung kanilang mga talento at lagi po nating babalansihin po yung oras nila sa kanilang craft na napili at sa kanila pong pag-aaral. At saka lagi po natin silang ipag-prepare. Yun po yung pinaka-importante po sa lahat. Maraming salamat, Sophia and Mami Arlie. Ingat po kayo lagi. Thank you po! Diyan lamang po kayo, mga kapuso. Magbabalik ang Mornings with GMA Regional TV. Ito ang Mornings with GMA Regional TV. Ito ang Mornings with GMA Regional TV. Sa Victoria, Tarlac, natagpuan natin ang ilang kabataang gumagawa ng creative tribal accessories na talaga namang pulido at nakakaengganyong suotin. Para kwentuhan pa tayo tungkol dito, kasama natin sina John Wesley Gakutan, John Andre Gakutan, Gabriel Gakutan at Johnny Valenzuela. Mga kapuso, kaway-kaway at silipin natin ng sabay-sabay ang kanilang likhang kamay. Maya Pabak, John, Johnny, Gabriel and Andre, welcome to Mornings with GMA Regional TV. Good morning po. Ayan, how are you guys? Kumusta ang gising natin? Sige, isa-isahin natin ha. Si, asan si Johnny? Kaway, Johnny? Hello po. Asan si Andre? Asan si John? Asan si Gabriel? Ayun. O, sige, I'd like Gabriel to answer this. Kumusta ang umaga ninyo at kumusta ang gising natin dyan so far, Gabriel? Ganda naman po ang gising natin, sir. Ayun. Umaga. Well, sige, gusto natin malaman, ano, magkaano-ano kayong apat? Siguro si Johnny ang hasagot nito. So, bali po si Gabriel at saka si Andrew po is magkapatid po. And pinsan po nila si John Wesley po. And ako po is kaibigan po nila. Kapit-bahay po. Mm-hmm. So, ayan, di ba? Nakakatuwa naman. Magkakamag-anak, magkakaibigan, sama-samang gumagawa ng magagandang mga artwork na ito. Well, isa kayong grupo ng mga kabataan na gumagawa ng locally made and very beautiful tribal accessories. Paano nabuo yung grupo na ito? At ilan kayong gumagawa ng accessories na ito? Kayo-kayo lang ba? Or meron pa kayong kasama? John Wesley, I'd like you to answer this. Bali sir, nag-start po yung grupo namin. Nung umpisa po, dalawa lang po si Johnny at si Andre yung gumagawa. Oh. And noon po, di pa po namin sila gano'ng napapansin kasi konti-konti lang po yung ginagawa. Then nag-start po sila na mag-sell online. And doon po, syempre po kailangan po ng manpower. At doon po nag-decide po kami ni Gabriel na magpaturo sa kanila hanggang sa natuto po kami gumawa ng mga karamot. Anyway, kailan kayo nagsimulang gumawa nito? And ikwento nyo naman sa amin kung paano kayo nagsimula. Yung mga times na nagsimula pa lang kayo eh, sariwain natin. John Andre, sige, ikaw magkwento sa amin yan. Nagsimula po kami nung June. Bale, nakita po namin sa internet na trending ito. Gumawa po kami pang sarili namin. Hanggang sa naisipan po namin na magbenta ng sa online, at nakabenta po kami sa online, inipon po namin, nakabili pa po kami ng ibang materials hanggang sa nabuo namin yung anklet, necklace, and bracelet. At sa nakapaglatag na po kami sa bayan ng Victoria. Ano-ano yung mga accessories na ginagawa ninyo, guys? Meron ba kayong ano dyan? Mga listahan or samples dyan? Gabriel, can you tell us kung ano yung mga ginagawa ninyo? Gumagawa po kami ng tulad ng bracelet po, tapos anklet po, ito po yung anklet natin, wow. Ito po yung bracelet natin,
And then yung necklace po natin is ganito po siya. Ito po, ganito po siya. Sample po natin. Pero ito ha, since pinakita nyo na sa amin yung mga ginagawa ninyo, ano sa mga yan yung kumbaga pinaka-complicated na gawin at ano yung pinaka-in-demand o pinaka-mabili? Johnny? Para sa akin po is yung pong ano, necklace po. Kasi marami po siyang proseso and maraming materials po namin para mabuo po ito. Mm-hmm. Yung pong ginagamit po namin is inuhulma ko po siya mano-mano. Tapos kasama po yung cut eye. Then, pag medyo matigas na po is ginababad po namin siya sa ano, sa blackening shampoo para magsilbing kulay po nito. Tapos, ayan guys, parami ng parami ang tumatangkilig sa inyong mga likhang kamay, maging yung inyong lokal na pamahalaan dyan, di ba? Napansin na rin kayo. Pero ano pa yung goal ninyo sa inyong mga ginagawang accessories? Ano yung pangarap ninyo para dito? Anyone can answer. Bale po, isa po sa goal po talaga namin is mapalawak po yung craft namin na mas lumaki yung canvas ng art namin. And yun po, plano po namin kasi maglabas ng din ng mga clothing line, ganyan po, mga damit, and mga iba pa pong accessories. And syempre po, isa po sa mga pinaka-goal po namin is yung makarating po sa ibang bansa yung mga craft po namin. Ako magsabi sa inyo, export quality, sabi ko nga, magandang suotin kasi nakaka-proud dahil pinag-isipan at sobrang creative. Kaya I'm sure na ibe-bless pa kayo ng Panginoon at ang inyong mga likhang kamay. Thank you very much, guys. God bless you at mag-ingat kayo palagi. Thank you po. Bye-bye. Oh, di ba mga kapuso? Nakabibili bang performance ng Plethora Band with their newest rendition ng Ilocano song na Manang Biday? Mula man sa Cavite ang banda, kuhang-kuha pa rin nila ang tamang bigkas ng mga Ilocano words. Galing, no? Napakagaling. Maraming salamat. At syempre, sinampula naman tayo ng Dagopeño Pride na si Sofia Samonte sa kanyang performance sa 25th Annual World Championships of Performing Arts sa Amerika. Supportive rin ang kanyang Mommy Arlie sa pangarap ni Sofia na maging isang tanyag na singer. Nagkakwentuhan naman natin this morning ang grupo ng tribal accessories maker mula Victoria Tarlac na sina John Wesley Gakutan, John Andre Gakutan, Gabriel Gakutan at Johnny Valenzuela. Ibinahagi nila sa atin ang dahilan sa likod ng kanilang pagsusumikap sa paggawa ng souvenir items. Kaya naman mga kapuso, we will make your mornings more wonderful. It's now time for Hashtag Morning Feels. No legacy is so rich as honesty by William Shakespeare. Hashtag Morning Feels! Maraming salamat mga kapuso sa inyong pagpapatuloy sa amin sa inyong mga bahay at welcome kayo lagi dito sa Mornings with GMA Regional TV. Maaaring mapanood ang ating episode sa pamamagitan ng pagbisita sa www.gmaregionaltv.com at mag-subscribe sa official YouTube channel ng GMA Regional TV. Nais naming pasalamatan ang mga kapuso sa Hilaga at Gitnang Luzon, maging ang mga kapuso natin sa ibang bansa. Thank you, thank you! Mga kapuso, every day is a new beginning and every morning is a blessing. Samahan nyo kami mula Lunes hanggang Biyernes dito lang sa Mornings with GMA Regional TV. Ako po, si CJ Torida. Ako naman po, Harold Reyes. Buong puso para sa Pilipino. Ingat lagi mga kapuso!